Marami sa atin ang gustong tumulong sa mga mahihirap. Ang tanong, alam mo ba kung nasaan at sino-sino sila sa National Capital Region? Huwag ka nang mag-alala, dahil ngayon, may mas madali ng paraan para ma-identify ang mga taong mahihirap. Ito ay sa tulong ng DSWD Listahanan, an information management system that identifies who and where the poor are nationwide. Ang information na ito ay maaaring gamitin ng mga public at private agencies sa pagpili ng kanilang potential beneficiaries. Hindi lang yon ang benepisyong dala ng pagkakaroon ng access sa listahan ng data. Pwede rin itong gamiting reference sa pagsulat ng project proposal o sa pagtukoy ng eligibility ng mga barangay, komunidad o tahanan na maaaring maging beneficiaries ng social protection programs. Nakakatulong din ito sa pag-formulate ng management plans at pag-identify ng disaster vulnerabilities o displacement patterns sa mga barangay o komunidad. Ang listahan ng data ay nagagamit ding reference ng mga health workers para sa mga impormasyong kailangan para sa may mga health concern sa isang komunidad. Maliban dito, makakapagbigay ito ng sapat na data para sa pag-analyze ng profile ng mga estudyante na makakatulong sa pagpaplano ng improvements sa mga paaralan ng bawat LGU, congressional district at barangay. Sa pamamagitan ng listahanan, nagiging madali din ang pagbibigay ng nararapat na local employment opportunity para sa mga working age individuals. Now, how can you access these data? Madali lang yan. You can have access to the listahanan data by submitting the following requirements. For non-government organizations, you need to submit a letter of request for data sharing with listahanan address to the regional director, including the name of the data protection officer, the certified true copy of the Securities and Exchange Commission registration of the non-government organization, an accomplished data set request form, board resolution allowing the executive director to enter into MOA with DSWD, an accomplished memorandum of agreement, a valid proof of identification of the head of agency, and original copy of the resolution of the governing board authorizing the head of the agency to enter into an agreement for data sharing with DSWD. For local government units, these are the requirements. A letter of request for data sharing with listahanan addressed to the regional director, including the name of the data protection officer. An executive order officially designating the data protection officer. These documents shall be endorsed to the regional director. An accomplished data set request form. A city council resolution authorizing the city mayors to enter into MOA. And an accomplished memorandum of agreement. And for regional government agencies, please submit the following. A letter of request for data sharing with listahanan addressed to the regional director, including the name of the data protection officer. An accomplished data set request form. An accomplished memorandum of agreement. Valid proof of the identities of the agency head and the data protection officer. And documents attesting to the legitimacy of the organization. Ngayon, alam na natin kung papaano kukuha at gamitin ang listahan ng data. Kayo ay aming inaanyayahan tumulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong. Remember that without data, without fact, without information, any suggestion about human condition is just another opinion. Get your facts checked through DSWD Listahanan Data Sharing.